Happy Day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ay bookkeeping for non-VAT seller of service. Tuturuan po namin kayo kung paano po mag-record ng transactions in your books of accounts. We would like to introduce our company, Accounting Tutorial Center. Our company is an education company and our job po is to educate po kayong nagbi-business at yung mga magbi-business pa lang. Okay? Text-text na lang, joke lang. Hindi accountant ang hinahabol ng BIR. Ang hinahabol po ng BIR sa real world ay taxpayers. In our company, we decided to educate po kayo to empower you through education. Kasi meron po tayo ditong participant sa Olongapo City. 2 years na siya nagbabayad ng kanyang tax returns through her accounting firm. After 2 years, sinulatan sila ng RDO namin, informing them na hindi sila nagbayad ng tax nila for 2 years. Ano ang nangyari? Possible po na hindi binayaran ng accounting firm yung taxes doon sa bangko. Ang sabi ko sa kanila, recommendation ko, kung meron pong natabing tax return yung accounting firm na katunayan na nakapagbayad siya, yun po ang ipresente na sa RDO. Pangalawa, kung wala pong naitabi o walang maipakita, malinaw na walang binayaran yung accounting firm. Hindi po accounting firm ang sinalatan, kundi mga taxpayers. So, our bottom line po is, kahit hindi po tayo ang magpe-prepare ng tax return, mas maganda na pong may alam tayo kaysa wala. Kaysa malaman mo at the end of the 2 years, hindi ka pala nagbabayad, pero pinabayaran mo pala sa ibang tao. Huwag naman sana. And good news muna, yung mga participants po natin ng bookkeeping, sila na po nag-record ang transactions nila sa books of accounts nila. Chinugi na raw po nila yung bookkeeper nila na hindi naman nag-record ang transactions sa books of accounts nila at nakapag-comply sila. Meron po kaming isang participant sa Olongapo. Nagbukas siya ng umaga, yung mga katabi niyang business establishments nagsasara. Ang hindi niya alam, may tax mapping pala. Pero nung na-tax map siya, wala pong nakitang violation sa kanya. Kasi naka-record yung transactions niya sa libro. Wala po siyang penalty at the end of the day, nakapag-comply siya, meron siyang record sa libro. Hindi katulad dati na may bookkeeper siya, puro siya penalty kasi walang laman yung libro niya. Nung nalaman niya, natutunan niya kung paano mag-record, siya na lang po nag-record sa libro. Siya na lang po nag-update ng kanilang books of accounts. At yun po ang gagawin natin ngayon. But today po, we will do so that we can understand. Ituturo po namin sa inyo yung foundation, tuturo po namin sa inyo initially, tapos kayo nang mag-record sa iba. I-check na lang po natin kung tama yung sagot nyo. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Nag-aral kami ng 2 days, that is bitter. So you are willing to learn, matututunan nyo po ito. Pero yung fruit po is sweet. Yung baril na hawak-hawak natin, kung walang bala, anong use nun? Useless. Ang alam lang po natin, mag-business, magbenta. Pero ito pong bookkeeping, lalo na po yung tax compliance, hindi natin alam. Whether you like it or not, pag nag-business ka po, kailangan natin mag-comply dito. Like we always said, it's just a game. And a game has a set of rules. Pero in our tax compliance, whether you know it or not, kailangan po natin maglaro ng bookkeeping compliance, tax compliance, at iba't ibang activities or enforcement ng Bureau of Internal Revenue. Kung hindi po tayo properly equipped by appropriate knowledge, yung ating kinita na 10,000, 50,000, 100,000 pesos, kukulangin pa yun. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa next video natin. Be educated, be empowered.